sa panahon natin ngayon, para bang halos kailangan natin ng cellphone araw-araw. At alam ko, hindi tayo maalis ng bahay na hindi full charge ang ating cellphone. Sana ho kung kailangan natin ng cellphone sa communication, tayo rin sa buhay natin, sana lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. Naniyak po kayo araw-araw na makibahagi sa pagninilay ng salita ng Diyos, full charge, sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na magbibigay buhay at lakas sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Kaya sana po araw-araw makiisa tayo sa pagninilay. Tayo ay maging full charge. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagturo pa siya at sabi niya, mag-ingat kayo sa mga teachers ng law na gustong pumaparada suot ang mga mahabang robes nila. Tuwang-tuwa sila pag binabati sila ng mga tao sa palengke. Mahilig silang umupo sa mga upuan ng mga VIP sa synagogues at sa mga handaan. Ginugulangan at ninanakawan din nila ang mga byuda, tapos hinahabaan nila ang mga dasal nila. Pero pakitang tao lang yun, kaya tatanggap sila ng mas mabigat na parusa. Umupo si Jesus malapit sa lagayan ng offering sa temple. Pinanood niya ang mga taong naglalagay ng mga offering. Maraming mga mayayaman ang nagbigay ng malaking halaga. Isang mahirap na byuda ang lumapit at nagbigay ng 2 copper coins. Sobrang liit lang ng halaga nun. Tinawag ni Jesus ang mga disciples niya at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa kaysa sa offering ng lahat yung binigay ng byudang yan. Kasi ang offering ng lahat ay galing sa sobra ng kayamanan nila. Pero yung byuda, kahit na mahirap siya, binigay niya ang lahat ng meron siya. Lahat talaga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga ka-Full Charge. Ako po si Sister Rexy Evangelista Marcelo at ito ang aking refleksyon sa araw na ito sa ating gospel. Sa gospel natin ngayon ay may 2 uri ng pagbibigay ang nakita at napansin ni Jesus. Ang mayamang nagbigay ng malaki, ngunit labis lamang sa kanyang kayamanan. At ang balo naman na nagbigay ng kaunti, ngunit lahat na nang mayroon siya. Alam ni Jesus ang lahat ng ito, kung maluwag sa kalooban na nagbigay o hindi, kung ito ay paimbabaw lamang o tunay. Sa aking sariling karanasan, sa mga pagtulong, sa mga biktima ng lahat ng uri ng kalamidad, dito man sa ating lugar o sa buong bansa man, tayo ay likas na matulungin. Subalit may mga bagay na tila baga may pag-aalinlangan o bantulot sa pagtulong. Gaya ng pagbukas mo na yung aparador o cabinet, ay makikita mo na napakarami mong gamit at damit. O diba, ang daming blessings? Pero ang pipiliin mo ay yung mga luma na wala na sa uso. Hindi kasi sa iyo o hindi na magagamit o hindi mo na ginagamit. Mga puro pampasikip lang sa lalagyan. Kaya para mabawasan at lumuwag ang iyong aparador, iyon ang ipamimigay mo. Maging sa ating mga pagkaing dilata, ang pipilian mo yung malapit na mag-expire. Ikakahon mo na ang mga yaon at ipamimigay na. Pero hindi ba dapat yung ibibigay mo ay yung pangmatagal ang magagamit ng taong gusto mong tulungan? Magagamit at mga makakain nga, pero ang motibo mo sa pagbibigay ay parang nakakabawas ka lamang sa iyong tambak na hindi mo na talaga kailangan. Ganon din sa pagtulong sa simbahan. Bantulod din tayo minsan dahil sabi mo, saan ba napupunta ang mga itinutulong mo rito? Minsan kang nagbibigay ng malaki, ipinagsasabi mo pa, habang iba ay anonymous pa nga. Walang pangalan kasi hindi nga dapat ipinagsasabi na tumulong ka kahit sa matalik mong kaibigan para maging sikat ka lamang.
Nagbibigay tayo dahil alam natin na ang biyaya ay bigay din sa atin ng Diyos at marapat lang na magbalik tayo sa Kanya. Hindi man lahat, ngunit bahagi nito na ating makakayanan. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa Diyos. Magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Kapag inuna natin ng Diyos, ito ay magpapalaya sa atin. Ito ay para bagang kusang loob na dumarating sa atin. Kapag sarado ang ating mga palad, mahirap itong malagyan ng biyaya mula sa Diyos. Sana ay maging halimbawa natin ang balo na nagbigay ng maluwag sa loob at may malinis at mabuting kalooban dahil batid niyang hindi siya papabayaan ng Diyos at pagpapalain ngayon dito sa lupa at hanggang sa kabilang buhay. Huwag nating kakalimutan, posible ang lahat sa taong may pananampalataya. Sana tayo ay laging maging puno ng salita ng Diyos. Mga ka-full charge. Amen.